Good day mga ka-technician, ito may ayusin tayo si LG washing machine, twin tub, with spinner, dryer, mayroon siyang serial number ito, WP-1200R, semi-automatic washing machine, pero siya ay non-inverted. So, sabi ng may-ari, pag sinits niya daw ito, umuugong na ang kanyang washing. Ito siya, si LG. So, i-check muna natin para malaman natin ang kanyang problema. Ito. Check na rin natin kung kanyang dryer. Ayan. Ayan na, hindi siya stuck up. Pero okay siya. Maganda yung kanyang ano. Saksak na natin para malaman natin kung ano ito problema. Saksak na natin. Ayun na, umuugong lang, tapos hindi siya magtuloy, tutuloy. Ayan. So hindi siya natin mapagkakamalan na kapasitor o itong timer kasi gumagana na ngayon. Umuugong na. Ayun, umuugong na. Ayun ang umikot. Patayin muna natin. Check natin, bubuksan natin sa likod. Tanggalin muna natin sa saksak. Tapos babaklasin natin ang likod niya. Mukhang hindi pa nabuksan. Kaya naman bumukas. So ito siya. Saksak ulit natin. Tapos tingnan natin yung kanyang ito. Ito yung kanyang washer. Umuugong lang ha. Tapos umuugong na ano, ayun ha, ayaw umiikot. Kailangan pa siyang so, patayin muna natin. Bunod na sa saksakan. Ayan, i-check natin yung kanyang ano, yung kanyang timer switch. Pero alam ko gumagana to eh, kasi nagre-response naman, kaso ayaw namang umikot tong kanyang motor. So 100% lang problema is ang kanyang kapasitor. So i-check muna natin yung kanyang switch, yung timer. Ito, tatanggalin muna natin ito. Tatanggalin ko muna yung kanyang timer, tapos babalikan ko pa yun kasi magbabaklas pa tayo dito, matatagal lang tayo ng video. So ayan, nabaklas ko na yung kanyang kapasitor na dual.
ko yung capacitor ng washing machine, saka yung capacitor ng washer. So ganun pa rin. Nilinisan ko ang bali, nilapas ko yan, nilagyan ko na ng oil. Kaso magaan lang naman siyang ikutin. Ayan. Magaan lang. Tapos ito namang kanyang wash knob. Ito siya. Bali, nilinisan ko na rin yan ng WD-40. Pero ganun pa rin. Walang pagbabago. So ito na talaga. Kaya ito test natin tong capacitor. Kung magkakulang na UF, magsak na. Wala kasi ako ano, ESR meter. So sinagsak natin. Tapos ilan natin yung kanyang wash timer. Ayan, umiikot siya minsan. Umiikot. Ayun. Umuunggong lang pero ayaw umiikot. Kailangan mo pang pukpukin o alug-alugin yung motor. So, hindi mo pang pagkakamalan ng kapasitor ang sira. Minsan, nung pagkakamalan mo talaga itong kanyang knob switch. Umuunggong lang, ayaw mo lang. So, patayin mo na natin. Minsan gumagana, minsan hindi, umuugong lang. So ito, unahin mo natin itong ito muna, itong kanyang sakit sa wash motor. Ayan, check muna natin kung may brown ba siya o ano. Kasi umikot naman, kasi biglang umuugong. Sa kagaya ko niya 9, ay nangangapapa ako. Ayan ko. Ayan. Continue dito tayo. Wala. Wala siyang brown sa ano. Common. Common is yung puti. Tapos yung red and yellow na lang sa capacitor. Okay lang yan kasi nag-start. Itong isa. May resistance 22 parehas. 22. Okay. Pero ang continuity sa body. So, punta naman tayo sa kanyang. Ito. Sasalita ko mag-isa. So, bali ito yung kanyang common start run. Common run start. Ganun ito eh. Pabalik-balik lang. Pabalik-balik. Check natin itong kanyang switch. Common. Sa red. Maaring start. Maaring run. Kasi babalik-balik. Tignan naman yung kanyang wash mode. Wash switch. Shoutout po pala ako dyan kay Sir Mandy Imperial sa Panta, Sir Andy Rabino, kay Sir Alex Bautista, Sir Mujayus Ditnik, sa mga kay Sir Nerds TV, Sir Marco Francis. Shoutout sa inyo lahat mga katik. Nakalimutan ko ng iba, baguhan lang kasi ako sa ganito.
habis lang ako ng isang yan. Magchecheck natin, tapos common sa black, yung red na dalawa. I-switch natin ito. Hindi pala nakasit sa bashot. Bakit yung nakabashot? Ayun. Running. Forward reverse pala ito. Hindi kumuntak. Ayun o. Kumuntak si forward. Ayan si reverse. Pero mahina. Hindi siya nagbabash. Pero may resistance siya. Pero nilinisan ko rin yung timer. So, okay na to. Susunod na yun. Forward, reverse, reverse, forward, reverse, forward. Bahala na. Kasi nilinisan natin yun. Kasi kala natin. Kasi hindi nagpupunta siguro. Ayun. Ayun, may katang ito. Pero maungung. So, ang gagawin na lang natin dito tayo. Ang gagalawin na lang pala natin sa kanyang capacitor ay itong yung bang red red and yellow yung kanyang wash motor ito red yellow. Check natin yung tama ko yung kanyang microfarad 410 yung ibig sabihin 10. Pero 5 na lang oh. 10 saan na. Oh, nasa 8 UF na lang oh. 5 UF to 9 UF oh. So bagsak na to. Subukan nating palitan tapos i-run natin kung anong magagawa ng bagong capacitor. Tara. Kasi ito may-ari, siya ko may-ari yung binili. Sabi ko, ako na lang bumili, baka sabi mo, mahal ako mo presyo. Ibigay ko na lang yung ano, yung capacitor, sa pag-uwi tayo. Siya na lang bahalang bumili. Ayan. Tapos, sayang naman kasi eh, putulin natin dito. Paano pag nasira ito? Ibabalik sa original. Hindi wala yung sakit. Okay, magandang yun. I-cut na lang natin dito. Tapos lagi ng tip. Kasi ang aking channel eh. Baka ikubo ko lang.
derecho en llenamiento. Timer switch. Wala talaga. Sing naman yung kanyang tinyo F. Yung pang tinyo F 450 volts. Ito yung kanyang wash. Ito yun, nakakalita dito sa bang nabili na ba ako. Ayan. Pero ang problema sa mga ganitong brand, hindi naman ako sana nanira. Kagaya nitong tinanggal ko noon na capacitor. Doon ka lang natin. Laki-laki, kung titignan mo, laki ganyan siya. Pero nung pumutok, tinignan ko yung nasa ilalim. Ayan. Capacitor na ano, electrolytic ayun. Yeah, ito yung laman niya sa ilalim. Tapos espalto. Ayan. So ayan. Tinesting na natin kanina. Ganun pa rin, parehas. Pero nung tinis ko to, nasa atin yung F naman. Okay naman sa tester. Ito to. Kaso nga lang. Bali, yung may-ari naman yung bumili nito, hindi naman ako. Pero akong bibili ganito sana. Yung aluminum type na tube type. Ganito, hindi ganito yung plastic. Switch natin ulit. Ganun pa rin. Pero hindi kagaya nung dati, nung nakasalpak siya dito na madalas na mag-humming yung kanyang motor. Pero ngayon, hindi na gaano. Sa starting lang naman, nahirapan siya. Pero maandar na. Sa muli, muli ako nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong malangsawang panonood at pagsuporta sa mga tik-vlogger na Pilipinoy. So hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. God bless po.